Marami po ang nagtataka sa mga simbolong nakikita sa landmark sa rotonda po sa Barangay Apopong dito sa Gensan. Kung kayo ay pupunta ng Gensan, formal na pong tinanggap ng LGU ang cultural landmark na tinaguriang Pangkapayapaan o Pillars of Peace na gawa mismo ng Mindanao artist na si Kublai Milan. Napapatrol Kent Abrigana. May mga nagtataka. Sa amin lang naintindihan na baka ano lang ito yung dekorasyon. May mga nagtatanong. Ginabutang-butang lang mga sign diha. Wala niya, walay mga nakabutang. Unsa ba ni, unsa meaning. Kung ano ang kahulugan ng mga simbolong nakikita sa rotonda sa Barangay Apopong Gensan. I think it's one of the good things that I think it will bring a community together. It's more diverse. It has a lot of value and meaning to it and once people understand. Pero may naaaliw din sa mga disenyo. Lamian po tagtanaw na kay design nindot po kadang design nila. Ang tawag sa cultural landmark na ito ay Bangkapayapaan, gawa ng renowned Mindanao artist na si Kublai Ponce Milan o mas kilala sa pangalang Kublai. Yung mga pillars na yan, ito yung ating mga aspirations, our collective aspirations. May walong simbolo ang landmark. Ang cross na sumisimbolo sa Kristyanismo, ang crescent para sa Islam, ang tuna na sumisimbolo sa identity ng Gensan, ang hugis bulaklak ay sumisimbolo sa kagandahan ng lungsod, ang ethnic sun naman ay inhalin tulad sa mga damit ng iba't ibang tribo, ang apoy na hugis kalapati ay sumisimbolo sa kapayapaan, at ang bundok at ulap na nangangahulugang matayog na pangarap ng mga tagalungsod. Pag tingnan niyo yung mga pillars natin, hindi siya straight, balubaluktot. Kasi nga hindi natin agad ma-achieve 'yon kasi marami tayong dinadaanan as a community and as an island dahil magkakaiba tayo ng beliefs and culture and religion, no. Kagabi, formal na itong na-turn over sa LGU Gensan. So we're glad na Mr. Kublai Milan is one of the few artists na nasa atin sa Mindanao na talagang kilala at gumagawa ng mga masterpiece. No? And we're very fortunate dahil ito is free of charge. Actually, regalo niya lang for the people of Los Santos. And hopefully, makalagay pa tayo may ibang landmark for the city. Kilalang multi-awarded artist si Kublai na nakagawa na ng maraming landmark sa Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao at Tagum City. Ang Bangkapayapaan Monument na ito ay isa sa series of peace monuments ni Kublai Milan sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ang Bangkapayapaan Cultural Landmark ay magpapaalala sa lahat ng makakakita na ang nagkakaisang mamamayan kayang maabot ang mailap na kapayapaan. Kent Abrigana, ABS-CBN News. Sa atin po mga kapamilya sa Cotabato City, markahan na po ang inyong kalendaryo dahil sa darating na Sabado, October 19, magsasagawa po ang ABS-CBN ng Kapamilya Love Weekend sa Central Pilot Elementary School. Ang mga dapat abangan at serbisyong ihahandog ng inyong mga kapamilya, alamin sa pagpapatrol ni Lore May Andong. Ano yan? 65 taon nyo kaming pinatuloy sa inyong mga tahanan. 65 taong magkaramay sa unos ng buhay at hawak kamay sa bawat tagumpay. 65 taon na tayong magkakapamilya. 65 years in the service of the Filipino. At dahil pagmamahal ninyo ang nagbibigay buhay sa amin mga kapamilya, handog namin sa araw ng Sabado, October 19, 2019, ang Kapamilya Love Weekend. Dahil 65 years na ang ABS-CBN na naglilingkod sa Pilipino, especially dito sa Cotabato, magkakaroon tayo ng Kapamilya Love Weekend dahil ito ay ang ating pasasalamat sa lahat ng tao na sumusuporta sa atin na hindi tayo naging 65 years or nandito hanggang ngayon kung wala ang kanilang suporta. Mga kapamilyang Cotabatenyo, inaanyayahan namin kayo na pumunta sa Sabado, October 19, 2019 sa Cotabato City Central Pilot School para makisaya, lumahok sa mga activity na gaganapin sa araw na yan. Handog ng ABS-CBN ang libreng check-up at gamot para sa unang 300 benepisaryo. May libreng bunot ng ipintin para sa unang 100 benepisaryo at may libreng check-up. First come, first serve. Hindi lang yan ha, dahil merong mga palaro at papremyo. May paraffle pa. Kaya kita-kits tayo mga kapamilya in the service of the Filipino. Lori May Andong, ABS-CBN News.